Hey guys, sa tabi mo. Hello ka. Hello guys, welcome back to our channel. So magano lang kami ngayon, mag-inform lang kami everyone na hindi po nag-survive yung bugs namin. So from our last video, yung pangalanak ko ni Ronda, nanganak po siya ng, kailan na yung papa? May 11. And, yun, nanganak po siya ng May 11. And, yun, in-inform nga namin na natural yung panganganak niya ng isang puppy. And nung nakita namin yun, dinala namin siya sa vet para ilabas yung iba pang puppies. We were happy kasi very healthy naman yung apat na mga puppies na iyon. And, pinadedet namin siya kay Ronda. Konti lang yung milk ni Ronda, so sinupplement namin ng puppy milk, ng solution. Yung best solution, binigay rin namin sa batch nila Mountain Boy noon. So, yun po yung ginawa namin. Pero, mga first few days, okay naman po yung pagdedet nila. Pero, ang napansin namin is, hindi sila kasing lakas, yung kasing galing dumede ng batch nila Mountain. Kasi nung sa kanila, kila Mountain Boy, talagang iba-abat po sila. In 30 minutes, natatapos ko na po sila padedehe. Pero nung batch nila Mountain, ano lang po sila talaga. Tinitimpla lang po, pinabattle feed lang po talaga namin sila dati. Hindi namin sila pinapadede nung sulag kila Ronda. So, that was Thursday, nung nanganak si Ronda, tama, no? And then, nawala sila nung Tuesday lang, May 11, tapos 11, 12, 13, 14, 15, 16. May 16, sila namatay. Hindi po sila sabay-sabay. Ang kulit ni Mountain, tingnan nyo. Mountain, stop! May 16 po sila namatay. So, mga after 5 days po sila namatay. Hindi pa sila inabot ang 1 week. Unang-una pong namatay yung fawn. Basta, pinapadedet namin sila ng mga every 2 hours. 2 to 3 hours, mga ganun. Pagkagabi kasi, medyo mas matagal ng konti, medyo 2 and a half para makatulog naman kami kahit pa paano. Pero nung pagising ng husband ko nung Tuesday morning ba yun pa or Monday morning? Monday morning. Nang Monday morning, wala na. May 15 pala yun, nauna pala si fawn. Hindi, Tuesday yun. Basta yung pinakamalakas yung nauna. Ayun, si Fon, yung si Black Mask na ano namin. Siya yung pinakamalakas bumede, pinakamalakas magsak. Nakita na lang namin siya na he is not breathing already. Hindi pala yun. She, babae po kasi yung tatlong babae isang lalaki. Hindi na po siya humingi niya. Ayun, sobra talaga kami devastated. Kasi, di ba, parang, why, anong ginawa namin? So, yun. Tapos, nung kinagabihan naman, although napapansin na rin kasi namin, na mahina magdede yung tatlo. Nung kinagabihan, sumunod po yung yung dalawang blue, yung isang blue na lalaki, at saka yung isang blue na babae. Hindi po sila magkasabay, magkasunod po sila, siguro yung difference sila is mga 3 hours. Yun. Pero napansin namin na talagang ang hirap na ng paghinga nila. And syempre hindi namin alam kung anong gagawin namin. And then the day after, yung pinakamalakas, nung gabi pa kasi na yun, may isa pa yung blue fawn. Tingin namin blue fawn siya. Maingay siya yung pinaka-reklamador, kumbaga na papi, nakamalikot, ganun. The following day, okay pa siya. Nag-iisa na lang siya. Sabi nga namin, ako talagang sana mabuhay ka. Ikaw na lang ang remembrance sa amin sa baby ni Vulkan at saka ni Ronda. Pero nung gabi, hindi rin kinala na gabi din siya. Humina rin siya. Okay, so lessons, ano yung mga natutunan namin at ano yung mga naobserbahan namin. Unang-unang na-observe ko is, mas mahinang mag-dede talaga itong mga batch na to ng puppies ni Ronda at saka ni Vulkan. Hindi tulad nung batch nila Mountain last 2021. Mahina silang dumede. Mahina silang magsak. Isipin mo pag nagdedede sila,
ano, inaabot kami ng mga 30 minutes to 1 hour for one puppy, right? Di ba, Papa? Oo, matagal. Halos natutulog lang. Mm-hmm. At yung isa or dalawa sa kanila, hindi talaga siya nagdedede. So, ang ginagawa niya din, syempre, pagka hindi siya magdedede, syempre, mawawalan siya ng nutrients sa katawan, yung tube feed namin. Well, hindi na bago yung tube feeding sa amin kasi last year, nag-tube feed din kami. Kanino ka nag-tube feed last year, Papa? Diyan, kay Mountain. Kay Mountain, nag-tube feed ka din. Kay Mountain, tsaka kay Bullet. Mm-mm. Pero, ba't ka nag-tube feed last year? Malakas naman sila magdedede dati, di ba? Pero natutulog. Ah, natutulog lang kasi. At saka ano kasi, parang mas safe ba pag nag-tube feed? Kasi yung air is... Malayo. Kasi pag nagpapadedikating ko tayo sa kanila, yung napapansin namin, yung milk kasi, lalo pag malakas dumede, lumalabas siya sa ilong. So natatakot kami doon kasi baka makongest yung kanilang mga ilong. Yun yung sa pagpapadede ng bottle feeding. Sa bottle feeding po ito ha. Kasi pag mali lang yung position mo ng bottle at saka yung puppy. Napupunta sa, baka pumunta sa lungs, kaya minsan tinatapon, lumalabas sa ilong nila, kaya kailangan mo habulin. Pero yung si Mountain at saka yung si ano lang din na bottle tube, si Lognog. Yung Brendel, yung pinakamalaki. So yun guys, yung una namin napansin. Siguro, pagka nagkaroon kayo ng puppies, yun yung i-observe ninyo. Yung ano talaga, pinakauna nila check, yung gatas na yung ng dog. Tapos, pangalawa naming napansin din is, ito kasi yung last bunch nila Mountain, hindi talaga sila dumede sa nanay nila. Siguro dumede sila for a few hours lang. Mm. But ito talaga, nag-try kami na, syempre, gatas ng nanay nila is mas nutritious at saka yung colostrum. Mas okay siya for the puppies. Importante yung colostrum. Para sa colostrum kasi yung colostrum natutuha daw for the first 24 hours. Yun yung mahalaga sa nutrients sa mga aso para yung magkakaroon sila ng mas malakas na immune system, tama ba? At saka yun yung pinakamahalagang ano ng colostrum. Yung kila Mountain dati, hindi talaga. Why? Ba't hindi kami last year kila Mountain? Kasi yun yung first time namin. So meron kaming mga nare-research na kailangan mag-check kung acidic yung or panis yung gatas ng nanay using a litmus paper. Nung tinry namin yung kay Ronda, parang nagtatai sila dati, yung mga first few hours. So, chinag ni Glenn yung gatas ni Ronda, and it turned out, panis nga yung gatas ni Ronda using a litmus paper. So, in-stop namin yun, talagang nag-battle feed kami last year. So, wala kami naging problema sa mga puppies namin last year. Tapos na, after some time, nakausap namin yung vet namin. Sabi sa amin yung vet namin is, huwag kami masyadong magre-rely sa litmus paper. Kailangan mag-continue kami. At saka, para maiwasan yung pagiging acidic ng mother dog, kainin sila ng nutritious food talaga habang nagbubuntis pa or kapag may plano kang i-breed siya. So, yung ginawa namin talaga, si Ronda, pinapakain namin siya, meron siyang milk. Nung nagbubuntis siya or before pa siya magbuntis, binibigyan namin siya ng milk. Regularly binibigyan namin ng milk. Balanced diet talaga. Complete. Balanced diet. Merong ano pa binibigyan? Gulay. Mga gulay. Mga oil. Yes, oil. And tsaka puppy food eggs, talaga yung binibigyan namin sa kanya. Tsaka vitamins. Puppy kibbles ang binibigyan namin sa kanya kasi mas high in moringa. Moringa. Binibigyan namin yung Veronda. So, with regards to diet, I think hindi naman kami nagkulang. So, I don't think, hindi ko rin alam bakit acidic. So, yung ngayon, tinuloy namin kasi yun ang advice ng vet na ituloy lang namin kasi most of the time naman talaga pag-umpisa dahil puppy yan, may basa talaga yung poop nila. So, ngayon, tinuloy lang namin. Hindi ko alam kung yun kaya yung reason din ng paghihina ng mga puppy ulti-ulti. Hindi rin po namin alam talaga.
So yun yung pangalawa. Meron ka pa bang observation na napansin? Yung pag-switch natin ng gatas. Yeah. Nasabi ko ba yung brand? Anyway, well, isang brand. Na kasi, meron kaming brand, yung pinakamahal, ewan ko, sa tingin ko, ang mahal-mahal kasi nitong milk na to. Itong milk nila, Mountain, nung bata sila, all throughout, hanggang ilang months sila, hanggang 1 month? One month sila, isang milk brand lang ang pinapainom namin sa kanila. Is yun lang. Pero ito ngayon, for their first few days, siguro first 5 days, itong brand na ito lang yung pinainom namin sa kanila. Pero, since nag-switch kami to another brand, itong brand naman na switch pangalawa. O, pangalawa naman siya sa best na na-research namin. Yun din yung ginamit namin kila Mountain before. Nung nagmamash sila, nung mga mag-1 month na sila, yun din ang ginamit namin. So, alam naman namin na okay lang naman yung puppy milk na yun. Mas mura lang naman siya So, nag-switch kami ng milk. Hindi ko alam, yun lang yung difference na namin. Hindi ko alam yung temperature. Kung ano. Okay, number 4, hindi ko alam kung ito yung reason din. Sobrang init din, hindi ko alam kung yun. Actually, hindi na namin sila nilagay sa incubator. Dati sila nasa incubator. Kasi, nung pinanganak sila Mountain, it was December and sobrang labig talaga. So, yun. Ngayon, hindi na kasi mas mataas pa talaga yun. Maabot kami ng 32 degrees Celsius. 34 degrees Celsius. Yung room? Na walang incubator. Ang ginagawa lang namin, meron lang kaming light na nakabukas. Kasi sabi ng vet, kailangan nila ng light kasi nagpapalakas sa kanila. But the light is not directly nakatutok sa kanila. Basta merong light lang. Pero hindi na sila naka-incubator. So yun guys, yun lang yung napansin naming difference. Sobra kaming na-devastate talaga. Sobra kaming na-lungkot. Today is Sunday, nung namatay yung puppies nung Tuesday, so medyo naka-recover kami kahit papano, pero nung Tuesday, grabe talaga, talagang sobrang lungkot, hindi nga namin na nun, hindi kami yung naglibing ng puppies, yung kapatid ko talaga, kasi hindi namin sila kayang ilibing, so yun, ilibing namin sila dito sa amin, yung malapit namin, madali namin silang makikita. Ayun guys, yung nangyari. Ewan ko kung makakapag-kami. Ewan ko, pero as of hindi siguro muna kami ngayon mag-ano. Kasi ang hirap talaga ng mamamatay ng puppy. Come here, Vulkan! Come here, Vulkan! Cellphone mo, mahulog doon! Ang haba-haba na ng kuko mo, no? Nag-upinan ka na ba? Wala, umalis tayo eh. Ano po, Ronda? So, okay na si Ronda. Okay na yung pakiramdam niya. Ginagamot pa rin siya. Pero alam nyo, namatay si yung mga puppies, parang naiintindihan niya, parang matamlay po siya noon. Kita niyo yung si Vulkan, no? Ano yan eh? The ball lover talaga yan eh. Gusto niya talaga yung bola, oh. Ito naman si Mountain. Gusto talaga nito. Nasa kanya lahat ng attention. So, yun lang guys. Ayun lang guys. I hope na you liked our video or kahit pa paano may natutunan tayo sa video na ito. Ayun, sana kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please help our channel and please hit the subscribe button. Yeah, you will see more of our puppies, our dogs. Diba? No. Bye guys! Mountain! Ay, ito pala si Mountain! Oh, ito pala si Vulkan, boy! Ronda girl! Ronda! Mag-baby call ngayon, Nikolis eh. Tawagin mo si Ronda, hindi mo naman... No, Ronda naman! Play ka na? Sila yung maglaro, bumalik na yung sigla. Bumalik na yung sigla mo, no? Nagkipag-una na ngayon ni Ronda. Ronda girl! Ikaw din! Bita!
yun lang. Bye-bye. Bye, guys.